Kapatid, kapamilya, kabarangay, kapuso, kaibigan dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Vlog, paki-subscribe naman po. Medyo maliit pa ang ating subscribers, kaya nakikiusap po ako sa inyo na kung meron kayong pagkakataon, kahit i-subscribe lang po. Maraming salamat. So, ito naman po si Jules R. Vlog, nagsasabing magandang araw sa ating lahat, saan man tayo sa mundo. God bless po. Pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Salamat ng marami. Jules R. Vlogs. Dito naman po si Jules R. Vlogs. At magkikwentuhan naman tayo tungkol sa banat, di banat ba eh, kay Sandro Marcos. Napakasakit ng mga salitang binitawan ni Banat Bay kay Sandro. Ginawa niyang bakla yung bata, kinumpara niya kay Charis. Aywan ko ba? Tapos kinumpara niya kay Isko Moreno. Sa palagay nyo ba, tama ba nang gawing isang kanyang vlogger? Pwedeng mang batikos, pero hindi naman yung ganong klaseng batikos na ibabato mo sa bata. Sinabi lang yung bata na bakit, sabi niya, option bilang ba kami? Yung bata, hindi mayabang, sinasabi lang niya yung katotohanan, mga kabarangay. Well, hindi mayabang na medyo may pride ng konti. Siyempre nga naman, dapat lang na mag-pride kasi 90% almost, sabihin lang 70% sa mga Pilipino ay gusto si tatay niya, si BBM. Kaya nakapagsalita siya ng ganun kasi iniisip niya bakit napakataas ng sorbi ng tatay niya. Ganun pa rin ang sasabihin na option B pa rin sila, which is supposed to be. Alam naman natin na simula at simula napakataas ang respeto ng tao kay BBM at saka gustong gusto nilang iluklok sa pagkapangulo sa darating na Mayo. Kaya ito naman si below the belt naman kung tumira si Banat Bay, sobrang sobra talaga yung tira niya kay yung pagkumpara niya kay Isko. Okay lang yun kasi napaangat yung na-upgrade yung bata, kasi biro mo bata 27 or 29 years old, i-compare mo sa presidential aspirant. So, na-upgrade si Juan doon, si Sandro. Pero yung ikumpara mo yung bata kay Charis Pimpinko na isang babae, naging lalaki, I think hindi naman tama yun na pagsabihan ni yung vlogger na yon, yung si Sandro. Kailangan bago tayo magbitaw ng salita, mga ka-vloggers, mga kapatid, kabarangay, dapat ay isipin naman natin yung binibitawan natin salita, kung angkop ba doon sa binabanatan natin, yung sinasabi natin o hindi. Tapos sinaya pang kanta ka na lang. Si Sandro ba, nakita na ba niyang kumakanta? Hindi pa naman, di ba? So, ibig sabihin, talagang yung mga sinabi ni Banat Bay, puro below the belt. Banat ba? Ito lang yung advice ko sa'yo. Tal. Sa bagay ako, yung maliit lang yung mga subscribers ko, kukunti pa lang. Ikaw, napakarami na. Pero kahit na napakarami na yung mga subscribers mo, huwag ka nang kuhan, gumawa ng ganong kwento para dumahi pa yung subscribers mo.
buti ka kung dadami. Eh, baka marami nang nabawas sa mga subscribers mo yon. Dahil sa ginawa mo kay Sandro Marcos, di ba? Actually, nakikita ko nga, nababasa ko niyan sa mga comment. Pagka napapanood ko or pinagkikintuan nila yung tirada mo kay Sandro, nakita ko na marami nang galit sa'yo. Marami nang gustong mag-unsubscribe sa'yo. Saka huwag ka nang magsabi-sabi ng lata, tanso, kung ano-ano pa na pinipintang mo sa mga BBM supporters. Tayong mag-ganunan. Kasi lahat tayo, kung may pinag-aralan ka man, ewan ko lang ha, kung may pinag-aralan ka, dapat alam mo na yung tama o mali, lalo bata yung binabanatan mo. So kahit hindi naman natin alam kung si PRRD nga, mga DDS supporters, ang binabanatan ni Sandro, baka mayroon namang ibang tao, hindi mo alam kasi siya kumakandidato bilang isang deputado sa isang distrito sa Ilocos. So hindi natin alam kung sino ang binabanatan din niya. Baka may narinig din siya sa kabilang panig, sa kabilang partido. Kaya baka yun ang binabanatan niya. So dapat, nag-imbestiga muna tayo, hindi yung bahat ng banat. Tingnan muna natin yung side ng kabila. Pero okay lang yun. Siguro kung nagkamali man yung bata, huwag natin tirahin ng super panglalait. Yun lang may advice ko sa'yo. Mga kapatid, kapamilya, kabarangay, kapuso, kaibigan dyan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Vlog, paki-subscribe naman po. Medyo maliit pa ang ating subscribers, kaya nakikiusap po ako sa inyo na kung meron kayong pagkakataon, kahit i-subscribe lang po. Maraming salamat. So ito naman po si Jules R. Vlog, nagsasabing magandang araw sa ating lahat, saan man tayo sa mundo. God bless po. Pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Salamat ng marami. Jules R. Vlog.